Yo mga kamao, pound for pound, sports nga pala. Casimero versus Inoue na, pero mukhang si Donaire ang kakasa. Ngunit bago yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell icon at piliin ang all for more pound for pound sports. So yun nga mga kamao, sa kabila ng nanggagalaiti na sina Oya the Monster Inoue, na inayag ang galit nito sa Twitter account niya mismo at sinabing gusto niyang manalo si Casimero laban kay El Chacal upang sila ang magkaharap at talunin niya si WBO Bantamweight Champion Cuadro Alas, at sinabi ding ikasa na ang laban at dahil yan ay mukhang matutuloy na ang laban na matagal nang puro girian. Ngunit sa hindi inaasahang balita ay naglabas na ng impormasyon ang kampo ni Casimero kung sino na ang makakaharap nito, na inihayag mismo ni Silver Voice TV sa sariling channel nito. Sinabi ni Silver Voice na pumirma pala si Donaire sa isang kontrata na naudlot dahil nga umatras si Donaire sa gaganapin sanang laban nito noong nakaraang August 14, patatapos lang kung saan nauwi sa isang split decision pabor kay Casimero dahil si El Chacal nga ulit ang ibinalik ng mga kalaban ni Casimero. Sinabi ni MP Promotion President Sean Gibbons na ang original na plano ng Team Casimero ay balikan ang kanilang naudlot na kasunduan, at dahil nakapirma din pala si Donaire sa kontrata para sa laban nito kay Casimero, na ang ibig sabihin ay wala pa rin kawala si Donaire sa kabila ng pag-urong nito sa laban na nangyari nitong August 14. At ngayon, kung mangyari ang naudlot na laban, ay magiging isang historic fight ito sa pagitan ng dalawang Pinoy na sina current WBC Bantamweight World Champion na si Nonito the Filipino Flash Donaire at ng WBO Bantamweight World Champion na si Janvel Cuadro Alas Casimero. Bilang patunay mula mismo kay Silver Voice TV na siyang nagpatotoo base sa source na information ng walang iba kundi ang MP President mismo na si Sean Gibbons, na nakausap mismo ng direkta si Al Haymon na si Donaire ay may nakabinbin o pending commitment umano sa ilalim ng PBC dahil nakapirma pala ito sa supposedly o yung laban sana nila ni Casimero na naudlot. Yun nga lang, ito po ang realidad mga idol, ano? Ito pong si Champ Nonito Donaire mga idol ay meron pa rin pong pending commitment dito po sa PBC, kasi as all you know, Nonito Donaire, Champ Nonito Donaire actually signed the contract, yung supposedly fight po nila ni Janrel Casimero na siya nga dapat po ang kalaban ng August 14. Yun po ay as per, ito po ang source natin. Siya, who is the source? Of course, Sir Sean Gibbons. And Sir Sean Gibbons is talking directly to Al Haymon mga kaibigan. So yun. Gayunpaman, kahit na mainit na ang kampo ng Japanese fighter dahil sa patuloy na paghahamon ni Casimero at gusto na ngang ikasa ang laban, ngunit mukhang hindi muna mangyayari ang pinakaasam natin laban na gustong-gustong makita ng mga boxing fans. At ayon pa rin kay Silver Voice TV na bagamat ang inilahad niya ay may mataas na posibilidad na maaring mangyari, ngunit abangan pa rin natin ang official announcement bilang final decision kung si Donaire na talaga ang makakaharap ni Cuadro Alas sa susunod nitong laban. Hanggang dito na lang mga kamao, comment down below your opinion. At bilang suporta sa ating munting channel ay huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell icon at piliin ang all. Hanggang sa muli, at ito ang Pound for Pound Sports.